Okay, tayo manalangin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong to na muli kaming magsama-sama kahit sa ganitong kaparaanan. Pakiramdam namin para na rin kaming naka-physical dahil magkakasama ang bawat isa sa amin. Hayaan niyo po, pangunahan kami, gamitin mo ang iyong salita upang ito ang maging pagkain namin. At samahan mo rin ang mangunguna na magtuturo sa amin. Ipagpalain mo siya. At kami mga tagapakinig ay sama-sama ring matuto hanggang sa ibang mga kapatid namin na makakapanood pa rin ito. Hayaan niyo po Lord yung internet maging stable din para tuloy-tuloy lang po ang flow ng aming pag-aaral na ito. Ito po ang aming hiling sa dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Salamat po. Amen. Akin pong hinilingan na mag-share ng isang awitin ng isa sa ating mga kapatid. Akin pong i-share sa inyo. So I'm sharing right now using mask. To all, and your mountain seems so tall, and you realize that life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, raise your hands and say, Lord, you're all I need, you're everything to me, and you take the pain. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise Praise the hurt away.
can praise the hurt away. If you just praise His name. Salamat sa Panginoon sa awitin na yon. Salamat po. Tayo ngayon ay nasa ating lingguhang prayer meeting. And salamat sa Panginoon kasi we had this chance on Zoom meeting. In the comfort of our homes, nandito po tayo at sama-sama tayong mananalangin. Kung nami-miss niyo yung dati pagkatapos mo sa trabaho, alas 5 lalabas ka, susuungin mo yung traffic, makikipagsiksikan ka sa mga jeep, tapos sasama ka sa prayer meeting. Kaya salamat sa Panginoon kasi kahit na ganito yung sitwasyon natin ngayon, we have the chance to meet together, we have the chance na magsama-sama habang nasa bahay naman tayo, no? Today we will be talking about the biblical deacon. Kung maaalala po ninyo nung nakaraang Biyernes, Pastor Dong po ay nag-share sa atin kung ano naman ang ibig sabihin ng pagiging isang overseer or sabi nila ay elder in our context, ano. But for today, we will talk about the deacon. What are the qualifications of being a deacon? At ano ang ibig sabihin ng isang pagiging isang diakono? Can you see my screen right now? Nakikita po ba ninyo? Okay, so babasa po tayo sa unang Timoteo, kabanatang 3:8 hanggang 13. At akin pong babasahin, ano, sa NASB version. Sabi niya dito, verse 8, deacons likewise must be men of dignity. Not insincere, not prone to drink much wine, not greedy for money, but holding to the mystery of the faith with a clear conscience. These men must also first be tested, then have them serve as deacons if they are beyond reproach. Women must likewise be dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things. Deacons must be husbands of one wife and good managers of their children and their own households. For those who have served well as deacons obtain for themselves a high standing and great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. As we all know, the background of the studies that Paul is writing here at sinasabi niya, ito ang ating instruction, sabi niya kay Timoteo, sa mga taga-Ephesus because of different issues inside the church. And one of those issues is basically church leadership. Masiguro during that time, maraming gustong maging leader, maraming gustong mamuno, maraming gustong take the responsibility of being a leader, ano, sa kanilang church. But sabi ni Paul kay Timoteo, we have to screen them. We have to put a qualification bago ka maging isang lingkod ng Panginoon. Kung maaalala niyo po sa Roma, ano sinabi niya dito, Romans 12:3-8, humble service in the body of Christ. Sabi niya dito, for by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. If you want to be part of the service, be humble. For just as each, sabi niya, of us has one body with many members, and these members do not all have the same functions. So in Christ, we thought many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts, as we all know. Iba-iba, ano? Merong marunong kumanta, merong marunong maglinis, magaling maglinis.
Merong magaling magmaneho. Merong magaling magkumpuni. Merong magaling magsalita. Merong magaling magturo. According to grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it carefully. Kung titignan po natin ang ibig sabihin, the meaning of deacons, in Greek word, diakonos, meaning servant or minister. The word which appears at least 29 times in the New Testament designates an appointed member of the local church who assists by serving other members and meeting material needs. If our pastors are meeting our spiritual needs, if our elders are doing an oversee of the overall health of our church, our deacons are basically serving in terms of material or physical needs. That's why it's very, very important for us that we acknowledge this. Kasi baka magkaroon ng misconception, and it's not just as simple as that. If you want to serve, be a deacon, and so be it. Sabi nga kanina sa aming group chat, there is a high standard of being a deacon. Okay. So, titingnan po natin yung mga standards ngayon. But before that, sabi niya, if we can remember in Acts chapter 6, the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Parang hindi naman yata tama na iwanan ko yung spiritual ministry ko, sabi ng 12, para tayo yung maglingkod. Kaya ang sabi niya dito, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word. The biblical deacon. What are the qualifications? If you are going to find a job, ano yung mga qualification? When I was after my high school, even before my high school, wala akong plano na mag-college during that time because alam ko na wala kaming pera para ako pa pag-aralin sa college ng nanay ko. Tatlo kaming magkakapatid, my mom is a single mom, at alam ko pagkatapos ng high school, terminal na ako doon. Tapos na. So I tried applying sa mga fast food chain because high school graduate during that time, fast food lang naman talaga pinakamabilis na applyan mo. Nag-apply po ako sa Jollibee, nag-apply ako sa Chowking, merong isang mall doon, magkakatabi ang mga fast food, at nagdadala ako ng biodata. Wala pang resume, hindi pa usang resume noon. Biodata lang yan, bibili mo sa tindahan, piso, tapos susulatan mo ng lahat ng attributes mo at lahat ng character reference mo at lahat ng qualifications mo. For being a deacon, what are the qualifications? Nung po ako yung nag-apply ng Jollibee, hindi ako tinanggap because their qualifications is above 5'4". I was 5'2 lang yata during that time. Dapat matangkad ka, iho. Baka yun mas mataas pa yung stick ng map kapag nagmamap ka dito, sabi niya. So hindi nila ako tinanggap, hindi rin ako nakapagtrabaho sa fast food. But what, in terms of being a deacon, what are the qualifications? Ano yung hinahanap sa atin ng Bible? Ano yung hinahanap sa atin ng Panginoon upang ikaw yung ma-qualify to be a deacon? I have 10 points here that basically narrated kung ano po yung nakasulat sa 1 Timothy 3, 8 to 12. Ano? So isa-isahin po natin yon. I'll be happy kung meron po sa atin ay mag-share. Please butt in. Open po tayo. Kayo po ay inaanyayahan ko. Kung meron po kayong gustong ibahagi sa kalagitnaan, raise your hand and we'll give you the opportunity. Qualification number one, sabi niya, in the same way, verse 8, deacons are to be worthy of respect. Sabi niya sa
sa Tagalog, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang. Kagalang-galang, sabi niya, worthy of respect. Because you will be servants. You will be doing physical work. Maghuhugas ka ng plato. Magpaplano ka ng piging. Magluluto ka. Maglilinis ka dyan ng church. You will be doing physical work. But then again, the way we look at these leaders, though they are servants, the way we look at them are worthy of respect. Your first qualification is that people see you with respect, may paggalang. Kung hindi ka po nakikita na may paggalang, mahirap na baka mamaya we lead them, we serve them, walang susunod sa atin. No? It's very important. That's the same actually. In chapter 1, sabi niya dito sa dun sa in chapter 3 verse 1, sabi niya dito, para sa mga overseer natin, sa mga tagapangasiwa, sabi niya sa Tagalog, ng iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. In English po, and in NIV nakalagay, it's a noble. It is a task with a noble duty. Sabi niya. Number 2, qualification. You have to be sincere. Hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo ngingiti. Laging serious ang mukha natin. Ano? We have to be sincere in our word. Ibig sabihin, sa Tagalog, maganda yung pagkakasali niya sa Tagalog, tapat mangusap. Kapag ka meron kang sinabi, kailangan susundin mo. Kailangan may isang salita ka. Sabi sa Tagalog sa atin, ano, meron tayong kaugalian, meron kang palabra de honor. Sabi niya in Spanish. Meron kang palabra de honor, meron kang isang salita. You are sincere. Meron tapat kang magsalita. Number 3, sabi niya, not indulging in much wine. Diretso yung pagkakasali niya sa Tagalog, hindi lasengo. Kung lasengo ka, sorry po, hindi ka po pwedeng maging deacon. If you are addicted to wine, you cannot be a deacon. I think in context sa ating pong panahon ngayon, if you are addicted to something, hindi ka pwedeng maging diakono. Because being a deacon, iiwan mo ang lahat. Ano? You will be serving God physically. At ang mahirap ano, ang mahirap dito, if you are addicted to something, kung ikaw ay alipin ng alak, alipin ka ng sigarilyo, alipin ka ng kung ano, probably in our context, including games. Many people are addicted in social media. If you're addicted into something, how can you serve two gods? Hindi pwedeng yung kalahati ng paa natin ay nandoon tayo sa ating Panginoon. Yung kalahati ng paa natin nandoon tayo doon sa ating bisyo. Number 4, not pursuing dishonest gain. Hindi ko alam ho kung meron pong gustong magdagdag doon, ano? Or want to correct me. Because during this time, eto na yung siguro, if you are a drinker, eto na yung pinaka context nila during that time nung isinulat ito. Ano? But during our time, ang daming addiction na pwedeng tayo ay kasama or ma-involve. Number 4, not pursuing dishonest gain. Also in verse 8, so, sabi niya. Opo, opo. Dito sa aking salin, hindi sugapa sa alak. Sugapa? Sugapa. Hindi sugapa. Salamat, Pastor. Number 4, sabi niya, not pursuing dishonest gain. Hindi sakim sa salapi. Parang ano, no? Parang layo ng English, ano? Parang mas gusto ko yung salin ng Tagalog. Hindi sakim sa salapi. Why? Because being a deacon, since you are going to handle material service, physical service, you are going to handle physical needs of our brethren, you will be handling money. Ahawakan niyo po ang pagpepera ng ating sambahan.
in our church, correct me po, Ate Linda, ano po, correct me, we would want our pastors to get rid of handling money because gusto natin naka-focus sila doon sa paglilingkod na spiritual. And we want, what we want to do in our church is that physically, materially, we support everyone, not just our pastors, but everyone who is in need. Katulad noong nangyari sa atin noong isang taon, nagkaroon tayo ng lockdown, ang church po ay naglaan ng pera, pagpipera para matulungan yung mga na-lockdown. Nagbigay ng bigas, nagbigay ng grocery, at kung ano man ang may tutulong natin, that's the physical work of our deacon. Verse 9, sabi niya, they must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. Tatagalugin ko po, sabi niya dito, kailangan sila itapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. It only implies in this particular point, in this, the fifth point, na ang ating pong mga diakono, hindi sila pwedeng baguhan sa pananampalataya. Pinag-aaralan na namin ano sa aming AG yung apologetics, that you will be able to defend your faith. And being a deacon, sabi niya dito, kailangan meron kang isang paninindigan. Dapat pinaninindigan mo yung ating paniniwala. Kung ikaw ay magtuturo, diakono, kung ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na ikaw ay magsilbi sa pagtuturo, and medyo baliko yung ating doktrina, mahihirapan tayo dyan. Kaya mamaya makikita natin, how do we do this? Sabi niya sa verse 10, sinundan niya. So, for us to know, verse 10, you must be tested. And then, if there is nothing against them, let them serve as deacons. You must be tested. Kahit naman po sa trabaho, may mga entry requirement tayo. And one of those is your qualificatory exam. Meron niyang math, meron niyang English minsan, merong problem solving, meron pa yan, ang pinakamahirap na test na nakuha ko when I'm employing is psycho test. Pare-parehong tanong, magkakaiba lang ang structure, sinusubukan nila kung honest ka. This time, sabi niya, you must be tested. You want to be to serve as a deacon, then you have to be tested. If there is nothing against them, let them serve as deacons. Meron po bang gustong mga magdagdag? Sa secular world, ano yan? Probationary period. May probationary period tayo. Usually po sa atin ba, mga gano'ng katagal ang probationary period natin? Kapag ka meron tayong tinetest o meron tayong inoobservahan to serve. Undefined po ba? Or magsiset siguro tayo ng mga ilang buwan? Ano? Meron ba? Siguro, will be internal. Si Reb. Pastor Ari. Pastor, ako. Apo. Sa secular, nire-required din nila ang police clearance at saka NBI clearance pagkatapos certification ng barangay na nakakilala sa taong yon. Tayo naman, sa church, sa matter of practice, matagal na natin kasama. Talagang bona fide member yan. Matagal na natin kilala. Pagkatapos pinagmamasdan na yan ng mga elder ng matagal at saka ng mga pastor, kaya gusto ko magpatuloy yung ganon. Pagkatapos, pinapanalangin natin ng matagal, tulad ng ginawa ko kay Elmel at saka kay Elomer noon, ay sinasabi ko pa sa kanila sa mga membership kung meron silang sumbong dyan. Mismong asawa niya kinakausap ko. Mga asawa nila na mga kandidato. At kung meron silang anak, mabuti si Kami at saka si Anjo, maliliit, hindi pa pwedeng kausapin. Kaya yun, ang, sa deacons, ganun din. So kailangan talagang matagal. Matagal na kayong sa church. Tapos, at maaari po, siguro, ano, no? Nakikita na natin silang tumutulong-tulong. Kapag inanyayahan mong tumulong maghugas ng plato, walang reklamo, ano?
Oh, nakikita na pag inanayaan mong maglinis ay laging present. Nakikita na natin, parang kino-confirm na lang natin yung pinakikita ng Panginoon. Opo. Salamat po. Sabi niya dito, in the same way, the women are to be worthy of respect. In verse 11, sabi niya sa Tagalog, ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri. Kaya siguro kinakausap pati yung mga asawa. Ang ating pong qualification, kasi dito medyo ano, no? Ang context dito ay, ang diakono ay isang lalaki at ang asawa niya ay dapat, sabi niya, kagalang-galang. Not malicious talkers, but temperate. Sabi niya, hindi mapanirang puri, mapagtimpi, and trustworthy, sabi niya, sa lahat ng bagay, at tapat sa lahat ng bagay. If you want to be a deacon, sabi niya dito sa verse na to, kasama po yung asawa ninyo. Siguro higit pa kung ikaw ay elder, ano? Kung ikaw ay pastor, lalo na. Kasi kasama ka sa hirap, magkasama kayo sa ano, sa paglilingkod. At kung gaano kahirap ang paglilingkod, ay kasama ka diyan. At kung paano nila tignan yung asawa mo, it's a reflection of who you are. Kung paano siya magdala ng kanyang sarili, it's a reflection kung sino ka sa bahay. Number 12, sabi niya, a deacon must be faithful, verse 12, a deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Not just your wife, but also your children. Kung ano ang tingin ng tao sa inyong mga anak, yan din ang reflection ninyo sa ibang mga tao. Hindi ko alam po kung meron pong gustong magdagdag. Sa mga kasama ko dito, baka meron gustong magdagdag po. Yung verse 11, Papa. Yung verse 11 is babaeng diakonisa. Hindi siya asawa. Yung kanina, 8 to 10, yan yung qualification ng lalaking deacon. 11, ito yung qualification ng babaeng deacon. Okay. In some studies makikita natin 'yan, pero pag tinignan natin sa Tagalog na salin, dinirecho niya doon. Sino yung mga 'yon? Hindi niya sinabing yung mga babaeng tagapaglingkod. Ang sabi niya dito, ang kanilang mga asawa, verse 11. Gayon din naman ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang. So that's the direct translation na binigay sa atin sa Tagalog. Maari, ano? Kung siguro sa context natin could be. But in this particular verse, it was directed na ang nagsasalita po ay kumakausap sa mga lalaki. So dati kapag kinausap kang women could be directed to your wife, could be directed also to anyone. Pero nung sinalin po yung talatang ito sa Tagalog, direkto yung pagkakasalin, ang sabi niya, yung mga asawa ninyo. Hindi ko alam kung meron pong gustong mag-ano niya. Si Rev. Third, may masasabi ka ba, Rev? Ay, okay, Pastor Alan. Yung kasi sa ESV Bible din, actually, yun nga ang parang ibang translation din kasi, may pinaka-footnote nito, nakalagay, wives or women. Ngayon, yung using yung word na likewise, yun yung argument nila kasi na, kasi mapapansin natin, verses 1 to 7, it's about the overseers. Tapos pagdating ng verse 8, ibang topic siya. So ginamit yung deacons likewise. And then pagdating sa verse 11, ginamit na naman yung salitang likewise.
na hindi nagko-connect dun sa verse 8. Kaya yung ibang commentators, sinasabi nila na this refer to ano, women na mga diakono, not to the wives. Kasi may ginamit na word na likewise. And then ang argument din nila is if sa qualifications ng overseers ay hindi naman dinescribe dun sa verses 1 to 7 na o dapat yung overseers ganito yung wives ninyo, so sinasabi nila bakit dito sa deacons kung talagang wives itong binabanggit, bakit dun sa overseers wala naman binigay si Pablo na o dapat yung mga overseers or elders ganito wives nyo, pero bakit daw sa deacons kung bakit siningit yung wives? So ang sinasabi nila in short, yung iba ang sinasabi nila, this refers to women na mga na deacons kasi wala naman daw Greek word na babae for deacons. Kaya yung ibang Bible scholar, ito kasi tinitingnan ko din yung footnote ko nga dito, sabi wives or women. And then dun sa binasa ko din kasi yung comment ni John MacArthur patungkol dito, sa kanya ang sinasabi din niya is these are women na mga diakono. Na women kasi parang yung sinasabi niya nga na yun nga yung may word na likewise, tapos hindi naman dinescribe niya na requirement sa elders na dapat ganito asawa nyo, bakit naman do ire-require sa deacons na dapat ganito din yung asawa mo? So ang in short, itong tinutukoy nito is mga deacons na babae, according to him, yun yung sinasabi niya dito. Okay, salamat po sa correction on that. Thank you. Pastor Alan. Opo. Sa aking salin sa NIV. Ayan, tama, NIV din. In the same way, their wives, no? Pero may footnote siya, ang wives niya, the wives, no, their wives ay ganito, in the same way, deaconesses are to be women worthy of respect. So ibig sabihin, mga babaeng diakono ito. Na nakuha niyo po yung footnote ng NIV. Mm-hmm. Malinaw po ba yun? Okay po. Thank you. Thank you, Pastor. Okay. So, what's our self-check after knowing all these qualifications? Sabi niya dito sa verse 13, it's like a conclusion, ano? Sabi niya, those who have served well, again, an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Sa Tagalog, ang sabi niya dito, ang mga tagapagtingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Our main concern ay hindi po ma-achieve lahat ito. Napakahirap, ano? Baka sabihin natin, tinuturo natin ito para tignan natin. Baka magkaroon ng checklist ang tao, ang mga members. Ito bang dito natin ganito ay worthy of respect? Sincere ba yan? Hindi ba lasenggo yan? Yan ba? Etc. But at the end of all these verses, sabi niya, we all know that everyone has their own weakness. At sabi niya dito, serve well, gain an excellent standing, and great assurance in their faith in Christ Jesus. Yung ating pananampalataya, yung ating pananampalataya sa Panginoon, siya pa rin yung magko-cover. Kumbaga, it's a blanket covering itong ating lahat ng qualification na ito. It would be very, very, ako sasabihin ko siguro, napakahirap na ma-attain natin ang lahat ng ito. Everyone could be, at sometimes, be temperate. Everyone can be, at sometimes, malicious. Everyone can be, at sometimes, maaring hindi mo matupad yung salita, ano? Because we are imperfect people. Pero sabi niya dito, for you to be able to do that, and for you to be able to magkaroon ka ng paggalang mula sa iba, you have your assurance of faith in Christ Jesus. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay magkakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil
Dahil ba magaling sila? Dahil ba mabait sila? Dahil ba nakumpleto nila yung 10 checklist ng pagiging diakono? Hindi. Sabi niya dito, dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. You deserve yung respect, you deserve yung tiwala ng tao. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil sa pananampalataya mo kay Kristo Jesus. Going back to the opportunity sa ating pong mga diakono could be yung mga kasama natin dito ng diakono na nag-serve na could be this is an opportunity for you to check, a self-check. Am I aligned with the qualification na hinahanap ng Biblia? Sabi niya na hinahanap ng Panginoon bilang tagapaglingkod. Doon pong sa mga members na nag-aspire na maging diakono, how can I get all these points, etong qualifications, para po ako someday ay magkaroon ng pagkakataon na makapagsilbi bilang diakono? At doon sa mga ating mga members, it's also a reminder for us na baka mamaya i-check niyo yung mga deacons natin. O, hindi naman yan sincere eh. O, hindi naman yan mabait, hindi naman yan ganito. It's a check also for us na ipag-pray natin sila. It is our opportunity para atin silang ipag-pray dahil alam natin, the only way for us to perfect this is through our faith in Christ Jesus. Ano? In Hebrews 6, verse 10, dito po ako magtatapos, sabi niya, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Ang inyo pong paglilingkod sa ating pong mga diakono, sa ating pong nag-aspire na maglingkod, ang inyo pong paglilingkod ay hindi naman po nakakalimutan, hindi po na naiiwan yan ng ating Panginoon. Ang inyo pong pag-ibig na pinakita niyo sa ating mga members, sa ating church, sabi niya, as you still do. Ay, sabi niya dito, hindi nakakalimutan ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa bumunting mga paalaala na ito sa atin. And I hope that someday when we've gone into that particular point that we were called to serve, sana maging karapat-dapat tayo, katulad ng sinabi ko kanina, the qualification blankets that hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa qualification mo, hindi dahil college graduate ka, mataas ang pinag-aralan mo, kundi dahil sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung meron pang gustong magdagdag sa ating kalag. Okay. Konti lang nga lang. Parang sinasabi, katulad ng sinasabi ni Pastor Dong last time, parang blameless ano ang qualification. Pero hindi ito sinless sa perfection ang ibig sabihin niyan. Kaya ang comment ko, talagang mataas ang qualification na nangingihingi ng salita ng Panginoon sa akin, kaya maingat din tayo mamimili riyan. Pero yung blameless sinasabi dito, hindi sinless na walang blame. Pero yung hayagan, wala tayong may point out against. Dahil kung hindi, talagang dapat maano rin natin yun, makausap din natin yun. Ngayon, sabi ko doon sa aking comment, gold standard talaga ito, mataas. Pero even ang gold, sinasabi nila, yung purest gold is 99.99.99.99. Wala talagang 100%. So we strive na talagang ma-meet yung lahat ng yan. Kaya sabi ko naman, dinagdagan ko rin yung aking comment, we need to uphold in much the same way as we uphold in prayer our pastors, our elders and our deacons and all the leaders na iaano natin dyan, i-uphold natin sa panalangin. It's only that yun ang may tutulong natin na malaki. At kung may makikita tayong qualification naman, napakaliwanag ng pagtalakay natin ngayong gabi, kaya makikita po natin yan talaga. Malaking responsibility. It is a privilege and a big responsibility at the same time. Kaya ipanalangin natin. Meron pa po ba? Nice na magdagdag?
Hello. Ako editag lang din. Yung ano, no, usually yung pagpili naman ng deacons natin kadalasan. Of course, iba yun sa ano, no, para ka rin nag-hire ng tao, di ba? Sa mga ano. Usually may probationary yan. So sa mga empleyado, sa mga kumpanya, kadalasan, ano yan eh, di ba? Mga at least 5 months na probationary, ganun. And then, syempre, kaya ganun katagal din, kasi hindi naman natin kilala yung mga tao. Hindi naman natin kilala yung mga empleyado, hindi natin kilala yung mga bagong hired, ganyan. So, unlike sa deacons, di ba? Kadalasan sa deacons, kasi syempre, kilala na natin sila. Hindi naman tayo kumukuha ng diakon doon na hindi naman tayo naglalagay ng diakon, no? Nagdadagdag na hindi natin kilala, di ba? Kadalasan sa atin naman, sanayan natin, talagang kilala-kilala natin ng tao, and at the same time, siguro, in the tested time lang talaga, yung testing period, yung mga yun, mga ilang buwan lang naman din, di ba? Kasi mostly kilala na natin siya. So, yun ang nakita ko lang naman, kasi kaibahan nung pag-hire na, pagkukuha natin ng diakon, no, at pag-hire ng mga tao naman natin sa kumpanya. So, yun lang parang pagkakaiba nilang dalawa. Ganon. So, yun lang pang po. Well, pwede na. Thank you, Kuya Mel. Thank you. Okay. One last. Pastor Ted, Rep. Ted, Rep. Jimmy. Hindi ko makita. Kagad hindi ko maisip kung saan. Pero may binabanggit si Apostol Pablo. Babae, sabi niya, yung deacons. Babae siya. Yan sa mga sulat niya. Sino po ba si PB? Si PB. PB. Matatagpuan po yan sa Roma 16:1. Okay. Pero kailangan rin yung lalaki. Kailangan natin yung lalaki. Kaya lang, kukunti ang mga lalaki. kailangan natin yan. Naiinip na nga yung mga babae sa pinili. Salamat, Pastor Jeremy. Tingnan mo yan. Basahin mo. Pwede akong sabi. Okay. Ang sabi po rito sa NIB, I commend to you our sister Puibi, a servant of the church in Sincrea. Okay. Ang footnote po niya ng servant ay Jaconis. Okay. Jaconis. Dito sa akin, NLT. Sa ano po, sa NIV. May footnote po siya. Yung servant niya is Jaconis. Ako, no? Kasi makikita naman natin halos pare-pareho lang. Ang spiritual sa mga pastor, sa mga diakono, pamimera talaga yan, temporal. Temporal ang hawakan mo. At yung mga tithes and offerings, mga donations. So kinakailangan trustworthy ka talaga. Ay, yung sinasabi na hindi yung mapagkakatiwalaan sa pananalaki. Kaya sa namin sa mga diakono, sabi namin ay kung yung ibang mga sabihin natin shortcomings natin, indiscretion, hindi nga natin mape-perfect lahat yung mga hinihingi ng mga qualification ng mga diakono. Pero ang sabi namin ay kung tungkol sa pananalapi, dahil iyan ay ipinahawak lamang sa atin ng Panginoon. Sa Panginoon yan eh. Ay sabi namin, una, bawat sentimo na ating aaproban para gamitin sa gawain, may tanong kami. Sabi niya, anong pakinabang ng Diyos dyan? Anong pakinabang? Kasi hindi amin yun eh. At ang mahirap nyo, iyon ay sa Panginoon.
Kaya kami talaga nagsusuri, naayos namin ang mga records at mga sa bangko kaagad yan, at yan ay sa cheque, pinalalabas ang mga disbursement, at tatlo ang nakaanong mag-sign dyan, may auditor tayo, ganyan yan. Kasi ang ano namin ay not a hint. Kapag ka mayroong sa mga diakono ngayon, kapag ka mayroong ano na kahit ano ba yung hint, kahit hinala lang na yung pera ng Panginoon ay hindi nagamit o nagamit sa personal, ay talagang out ka. Kasi yun ang ano natin, eh, paano kapag kakatiwalaan, talagang maselan ang ano ng diakono. Kasi pamimera yan. At ang temptation, ang temptation kapag hawak mo yan, ay napakalaki. Kaya sabi namin, timano pagka niya ay deposito sa bangko at yan ay ilalabas mo lang sa pamamagitan ng cheque. Kasi ayaw nating matukso ang mga diakono, lalo yung treasurer at saka yung mga nagbibilang. Mayroon tayong dapat tatlong nagbibilang. Protected sila. Ang treasurer, kinalunisan as much as possible, idideposito na yan. Bakit? Ayaw natin silang matempt. Ayaw natin silang matukso. Nahawak nila ang pera for a long period of time. Alam naman natin may mga pangangailangan at kailangan ng solusyon sa bagay niyan. Baka ang bigyang pansin ay yung ano ng church, yung ano ng Panginoon. Kaya kami ay, lalo ngayon, lalo naming kumagawa kami ng mga sistema, accounting system, para laging mapangalagaan doon. So, sa ano natin na ito? Kasi yung pamimera ng Panginoon, siguro dalawa lang kung tungkol sa pamimera. Ang pag-approve ng mga requests o kaya paggamit sa pananalapi, ang tanong namin kaagad, ang tanong agad, may pakinabang ba ang Diyos dito? May pakinabang ba ang Diyos? Kung makita namin na wala, sabi namin, sorry, balik uli. Parang ganoon. So, nagkakaroon kami ng additional standard para laging naming maano yung pananalapi ng iglesia, sistema. And then yun nga sabi namin, ayaw natin na magkaroon ng ang mga members, magkaroon ng walang, di magtiwala sa ating paghawak ng pera. Ayaw namin nun. Na halimbawa, mahawak kami, may nagsasabi na maski iniisip lang na ano, ay inaano nila. Ang paghawak ng pera, hindi man mo. Walang record, walang ano na ganito at ganito ang kanilang ginawa. No, ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Sa biyaya ng Panginoon, all those years, nakita ko naman, lalo na sa PBCC at ano din sa PBCM, kaya nga, para ma-strengthen yan, gumawa kami ng isa pang grupo, kasi tayo ay lumalaki, isa pang grupo na represented ng dalawang diakono mula sa mga existing nating mga iglesia at saka sa mga susunod pa, upang lalong ma-strengthen yung ganoong pamamahala at protekta rin naman sa mga diakono sa mga bagay-bagay. So, gumagawa kami ng sistema talaga para beyond reproach. Yung ano, beyond reproach. Kung tungkol sa pananalapi, dapat beyond reproach. Yun naman ang requirement natin nung iputap natin yan bilang katwang ng mga deacons, ang mga elder. Yan ang hanggang ngayon. At umahanap pa tayo ng mga necessary, important, at makita natin bagong safeguard. So, as much as possible, bukod sa pagpili natin sa ayon sa qualification yan, yung mga measure natin na alam natin po pwedeng to strengthen yung hawak ng pera ng iglesia ay magawa natin yan, mga safeguard. Ngayon, bukod doon, ang isa pang safeguard na nakikita kong maganda yan, hindi ginagawa ito ng ibang church kahit na malaki sa atin. Dapat yung reporting talaga palagi. Mm. Yung reporting.
yung pumasok na pera, yung lumabas na pera, palaging dapat may ganyan at tayo may ganyan. Tayo may kasi audit. May auditor audit yan. Tayo. Kasi kung malaman na lang natin after one year, eh, ganito pa lang nangyari, wala na. Habol na tambol mayor yun. Siguro, kaya tayo reporting ngayon. On-time reporting. Siguro ang isa pang pwede kung humingi ng unawa sa mga pastor, sa mga members, na pagka sila'y nag-request ay kumpleto na. O kaya kung yan, talagang pinag-aaralan namin yun. Hindi basta mayroong nag-request, sasabihin natin, oh, okay. No, hindi. Talagang yan aming pinag-aaralan. So, we need your understanding. Dahil mas hindi, matindi itong ng diakono dahil sa pananampil. Yung responsibility ng mga diakono ay matindi, sabihin natin, sa paghawak ng kabuhayan, sabihin natin, ng iglesia. Kaya tinitimbang mo yan, alimbawa mas ang mahalaga sa mga gastusin. Kailangan ba ito? Kailangan ba yan? Parang ganun. So, inihiling namin ang unawa. Hindi lamang ng mga kapastoran kung bakit ganito ang mga desisyon ng mga diakono, kung hindi yung mga members din. Yung mga members din, as much as we want to help, because tayo naman ay ang ating pananalapi ay talaga namang nanggagaling rin sa una-una. Siyempre, biyaya ng Panginoon yan. Pero kaloob ito ng mga members at hindi tayo katulad ng na talagang bumubuhos yung pananalapi. Kaya kailangan mong i-budget yan, i-prioritize mo ang mga expenses, para ganon. So, maunawaan kami naman para hindi sa kami mahigpit pero pinag-aaralan namin talaga yan. And I hope you, everyone, must understand that. Yun lang. Salamat po. Salamat po. Siguro dumako na tayo sa ating panahon ng pananalangin. Inayos ko pong anyayahan yung ating mga pastor na tayo po ay pukasan. Siguro po si Pastor Jeremy, if you can pray for our country right now sa gitna ng ating pandemya. Ito, no? Tayo po ang mag-pray sa ating mga leaders sa ating bansa. Si Pastor si Rev Jimmy po ay nais kong hinga na pray po ang ating mga pamilya, ating mga anak, at si Rev Third naman po, hinihingan kong wakasan tayo sa ating gawain sa gabi. Salamat. Tayo po ay manalangin. Salamat pa rin noon sa inyong pagtulong sa amin, pagbigay ng karunungan sa aming mga pahat na isipan pa rin noon. Tunay nga po na salamat sa inyong malinaw na salita sa bawat isa sa amin. Napakahirap po na maging lingkod ninyo pa rin noon. Pero kayo nga po ay naging servant din. You came not to be served but to serve. Lord, salamat Panginoon at tunay nga po na ikaw ang Panginoon namin, Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, at dapat lamang napurihin. O Amang Diyos, kami po ay dumadalangin sa aming bayan. Tunay nga po na kahabagan po ninyo ang bayan namin. Lugmok po ang aming ekonomiya dahil sa pandemic na ito, Panginoon. Tunay nga po na tunawin nyo na ang virus na yan, Panginoon. Alam namin meron kayong layunin sa aming bayan, sa buong mundo, para lahat ay kumilala at sumampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin namin na mangyari nga ang inyong purpose sa lahat ng tao, Panginoon. Bagamat lahat ay hindi tatanggap, bagkos ang karamihan ay tatanggi, sapagkat nga po ang daan
patungo sa kapamakan ay napakalawak. Pero ang bahagi namin bilang isang mananampalataya ay ibahagi ang inyong bugtong na anak. If we love you, we must share Christ. Lord, tunay nga po na ipalala mo sa bawat anak ninyo ang mga bagay na yan. At patuloy po ninyong kilusin ang aming mga puso, Panginoon, na inibig nyo rin sila kung paanong inibig nyo ang bawat isa sa amin, kinahabagan, kinaawaan, at kinalinga. Lord, tunay nga po na kumilos kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, maging mananampalataya man, Kristiyano man, o hindi mananampalataya, o hindi Kristiyano, Panginoon. Lord, makita nila ang inyong kapangyarihan sa gitna ng pandemic na ito, Panginoon. Lord, kahabagan po ninyo ang aming bansa, ang aming lupang hinirang, ang aming bayang mag-iliw. Lord, ikaw ang siyang nakakakita ng kalalagayan ng bayang ito, Panginoon, na idolatrous, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahabagan niyo ito, Panginoon, at lalong-lalo na ang aming Pangulo. Tulungan mo siya, bigyan mo siya ng kalusugan. More than 70 years old na siya. Ikaw ang siyang magbigay ng kalakasan sa kanya, karunungan hanggang sa pinakamababang antas ng gobyerno, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw ang madakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ilalapit din po namin ang mga pamilya ng bawat iglesia, itong aming PBCM. Lumalapit kami para sa kanila. Ingatan mo ang mga magulang na lumalabas para maghanap buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, na maproteksyonan niyo sila sa anumang karamdaman na nasa labas, kahit nasa trabaho nila, na pwedeng dumapo sa kanilang mga katawan at huwag nila ipumayuwi sa kanilang mga tahanan. Ganon din ang kanilang mga anak na nasa bahay at iba ay nagsisipag-aral sa online or module. Sumihiling din kami ng inyong pagtulong sa mga batang ito na matuto pa rin sila kahit nagbago ang sistema. Tumihiling din kami ng inyong pagpapala sa bawat pamilyang ito. Turuan mo kami, Panginoon, na kahit hindi kami makapag-church ng physical, gamitin namin ang aming tahanan as your church, Lord, sapagkat kami naman ay binigyan mo na ng pangunawa na magpatuloy kami, hindi lang sa pagbabasa, kahit sa pananalangin, sa pakikinig ng mga mensahe. Igawan niyo po sa amin na maging matibay pa rin ang aming pundasyon, ang aming pananampalataya. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga ama ng tahanan, ang mga ina ng tahanan, na pamunahan nila ang kanilang mga anak na maging matibay at maunawaan nila ang kanilang relasyon sa inyo. Patatagin niyo po ang bawat pamilya. At anuman na may mga kinakaharap, marahil may mga may karamdaman ang ilan sa kanila, humihiling po kami ng inyong pagtulong. Kahabagan nyo rin sila, bigyan nyo sila ng kagalingan, ang iyong provision ay igawad nyo rin po sa bawat isa sa kanila. At niniwala kami, hindi nyo rin kami pababayaan. Turuan nyo lamang kami, Panginoon, lubusang magtiwala sa inyo, sapagkat ikaw naman talaga ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Sa inyo ko po nilalapit ang mga pamilyang ito, sa dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Tayo po ay patuloy naman na langin. Lord, salamat po sa aming mga napag-usapan po patungkol po sa mga diakonos. Marami ka pong tinawag na diakonos sa Bible, Lord. Yung mga waiter sa kasalan ng Kana ay diakonos po ang ginamit na word. Ang mga soldiers po namin, mga in authorities, ay diakonos din po. And in a sense, Lord, lahat po ng mananampalataya ay diakono, Panginoon. Pero later on, nung time na po ni Apostle Paul kay Timothy, ay talagang nagkaroon po ng
official na office po ang deacons sa church po. And nagpapasalamat po kami sa mga deacons ng buong kabuuan ng PBCM na ginagampanan po nila ang kanilang tungkulin talaga. Pagpalain mo po sila o Panginoon, and maybe sa future tatawag ka din Panginoon ng mga diakono na talagang magiging part ng kabuuan po ng PBCM at upang sa lalo pa pong sumulong ang iyong gawain po. Kaya salamat Lord, purihin ka o Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa nandito, pagpalain mo din ang bawat isang makikinig ng discussion na ito. Ibinibigay po namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan lamang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Meron bang kukuha ng picture? Bago tayo mag-iwalay. Kami. Picture. Okay, sige, sige. O, labas na may mga mukha. Teka lang. Ano kami? Alas na. Overtime na tayo. O, sige. Wait na. 1, 2, 3, smile. Smile. Okay. Bye. God bless everyone. God bless po sa bawat isa. Thank you, thank you. Bye. Thank you. Kumusta po kayo diyan? Lahat. Bye-bye po. Ilang po rito sa pandi. Hello, hello. No.